Magandang hapon mga kaibigan. Pag-usapan natin si Nanay Rosita, yung loyalista na inireport ni Maharlika na napapabayaan na ng gobyerno. Na disgrasya siya sa BBM headquarters. Ngayon, nabalda. Nakausap ko na po siya through cellphone. Salamat sa nagbigay sa akin ng number at naku po, nakakaiyak. Nakakaawa ang kalagayan ni Nanay Rosita, mga 75 years old. Naggagaralgal yung boses niya. Nahirapan akong kaintindihin na mabuti na lang meron siyang daughter-in-law na nag-aalaga. Ang immediate need niya ngayon is yung para sa kanyang brace. Kasi hindi na siya makalakad. Parang gulay na siya o wala na siyang lakas, bedridden. Hindi siya makabangon on her own. So, kailangan niya ng brace. Brace, yung para dito sa spinal cord. So, doon kukunin sa isang lugar. They need 6,000 pesos. Para mabili itong brace na ito, dadalhin sa orthopedic doctor ngayong Biyernes. Itong Biyernes, para ikabit yung brace. So ito po, mga minamahal kong subscribers, salamat sa inyong panonood, lalo na yung no skipping of ads. Kaya nakakapagbigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan, okay? Nangangailangan, ito na po, padala na tayo, 6,000, okay? Alika, iho. Ito, padala mo ito, GCAS. Ha? Yan na lang sa silingan, ito na yung number. Opo, sir. So, yung screenshot, bigay mo sa akin. Opo, sir. Sige, punta na. Oh, yun na po. Immediate need lang yan yon para ma... Ano to? Brace. Basta, parang mga bakal ata na ikabit para lalakas siguro ang kanyang spinal column. Ano pa? Marami pa siyang ibang need. Anyway, yung mga gustong tumulong sa kanya, ito na po ang GCAS number nila. Hindi naman ito security concern, kaya pwede niyong kunin, yan o. 0961, i-screenshot niyo na lang. 0961-8533-103. Glamour o bato. Si Nanay Rosita, complete name niya is Rosita o Bato. Okay? So, malalaman nyo dito, itong number nito, pwede nyong tawagan, ang makakasagot si Glamour, yung nagbabantay sa kanya, nag-aalaga, may explain ni Glamour, kung ano pa yung ibang, may urology, meron pang ibang sinasabi kanina, sabi ko, isa-isa lang. Mahinang kalaban. Unahin ko muna yung orthopedic needs. Yun, pinadala ko na. It's better to give than to receive. Diba? Okay. Tingnan naman natin. Ha? Baka mailagay sa isip nyo na pinabayaan ba siya ni PBBM? Ay, hindi naman. Kasi nung nanalo na si PBBM, nag-vigil daw sila. Marami daw silang mga loyalista nag-vigil sa Mandaluyong headquarters. 18, 19, 20. So, nasa bandang 19 na ba o 20? Nung lumabas daw si PBBM, nako, nagkagulo. Gusto nila sigurong lapitan, gusto nilang lamanuin o ano. Nagkatulakan siguro, nadulas siya, yun na. Nadali na po ang kanyang mga
bones. I don't know kung saan bones. Spinal column siguro. Dahil ano na siya eh. Hindi ko mata. Basta hindi na siya makalakad, hindi na siya makabangon, wala na siyang lakas. Okay. Anong lesson learned dito? Next time, pag may ganyan, lalo na tayong mga senior citizen, hindi naman masama yung puntahan mo si PBBM, makita. Kailang huwag makipagsiksikan na sobrahan ni nanay siguro ang excitement dahil grabe ang kanyang pagka Marcos loyalist. Eh, gusto lang niya makita si PBBM, kaya ganun. Lesson learned. Alam ko, marami sa inyo gustong makita si PBBM. Ako rin, hindi ko pa nga nakita eh. Kaya lang, ayaw ko makipagsiksikan. Dito, nung campaign period, malapit ng eleksyon, nagpunta si PBBM. BBM pa noon ha? Sa Cagayan de Oro, ang daming tao. Hindi ako nagpunta. Why? Eh, yun nga. Eh, baka madisgrasya ako. Siksikan. Ano pa, yung threat ng terorismo, baka biglang may sumabog na bomba, o di? Di ba lang hindi ko muna makita, basta safety ako. Yun po, ilagay natin ang ating sarili sa safety. Hindi naman masama yung gusto mong puntahan, but maghintay ka ng timing. Yun po ang lesson learned natin dito sa nangyari kay Nanay Rosita. Ano pa? Hindi naman sila pinabayaan. Nung nangyari na yon, inasikaso daw sila ng mga staff ni PBBM. Dinala sa ospital at na-confine ata siya ng more than 2 weeks. Mga 150,000 ang hospital bill. Binayaran lahat. Wala silang, ang family ni Nanay Rosita, walang ginastos. So ito na lang. Nung lumabas na sa ospital, ito na yung mga iba pang mga needs. Ito na nga. Iyon na yung hinanakit ni Maharlika. Dahil nung nandito sa Manila si Maharlika, binisita niya na, binigyan ng pera. Inirefer na daw niya sa Office of the President. But up to now, walang action. Yun na. Ano ba? DSWD. Inilapit na daw ni Glamour o yung pamilya ni nanay sa DSWD, wala ring action. Ano pa? Yung Tulfo. Diba may programa si Ramon Tulfo ba yan o kaninong Tulfo na tumutulong? Inilapit, wala ring action. O ano pa? So, habang wala pang action, ito na po. Kasi yung maintenance, pagkain, yung they really need help. Kung outpouring ang support kay sa Yumul family, I am praying to God na sana God will touch your hearts para kahit kaunti-kunti lang. Dito kay sa Yumul family, may nagpapadala nga ng 150 pesos. Okay na yun. Meron din nagpapadala ng malaki. Eh sa Diyos, parehas lang yun. Kaya, ano ba? Ito na yung bakit ganito ang ating ahensya ng gobyerno. Hindi natin wag nating sisihin si PBBM dahil uunahin niya ang kapakanan ng buong bansa. Bakit itong nasa Office of the President, yung pinapalo up ni Maharlika, wala man lang response. Dito mo na makita yung puso. Kanino kayang Office of the President yan? Dami kasing nasa Office of the President. Bakit ang DSWD? Wala man lang. Oh, Tulfo, nilapit na daw, wala rin. Sino bang lalapitan ni Nanay Rosita? Anong kausap ko siya, nakakaiyak eh. Yung boses niya na maiyak-iyak, sa tuwa, hindi malaman ang kanyang reaction kasi nag-message ako na vlogger ako, kaibigan ni Maharlika at tutulungan siya. Kaya maiyak-iyak siya sa tuwa, ako naman maiyak-iyak sa awa. So tayo na lang, ask not what your country can do for you, but ask
yourself what you can do for your country. So itong tulong natin kay Nanay Rosita, tulong sa sambayanang Pilipino. See you po next video.